POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Tanong ni Naruto Pelone, anong message mo sa dati mong stablemate na si Cataraja at Pagara, or siguro kay Melvin kasi close ka rin kay Mabel, may mensahe ka ba daw sa kanila? Siyempre. Opo, marami akong masasabi sa kanila kasi dati sila, ko silang mga kasamaan. Sana sa career nila, sa boxing, pagbutihan nila, at sila mag-ingat sila palagi, at prosige din nila na maging world champion, at paunahan na lang kami kung sino maunang mag-world champion sa amin. Ilang. Okay. Nag-skip ulit eh. Tanong ni France World, lumaban na ba si Sultan sa 118 dati? Nakalaban ka na ba sa 118? Actually sir, ang unang laban ko talaga is 118, tapos nakalaban ako sa 122 at 115. Yan lang po. Okay. Teka. Ito, sinagot na rin kanina, para pinakita ko lang, may tentative fight daw next year. Next year, di ba? Sabi ni Saraki next year kasi tatlong buwan kaya tayo magte-training eh. Okay, sir. Okay. Siguro mga, kung hindi January, February, or March, nandyan yan, sir. May laban dyan. Training lang okay. Po. Muslim ka ba daw? Yung mga ano ko lang, Muslim, yung mga side ng papa ko, Muslim sila. Kaso yung mama ko is Christian. So, Christian ako na ano, nabilong. Okay. Boy, kulit, limang iniidolo mo, boss. Limang iniidolo mo. Okay. Una-una, talagang idol ko dati pa si Manny Pacquiao, si Donaire, si Jandrel, at saka si Mayweather. Tapos si si Rigondox. Okay. All right. Mamimili na lang ako ng ilan dito dahil medyo mahaba na pala yung oras at may mga one-on-one pa itong mga kasamahan ko sa iyo. Mamili na ako ng isa. Ito na, pagbigyan ko na si Boy Bakal. Kasi hindi siya makasalita, makasama dahil may internet niya. Sir Pao, anong prediction niya kay Casimero versus Inoue daw? Okay. Kay Inoue versus Casimero, masasabi ko na talagang 50-50 yung laban nila kasi pareho silang may lakas at may potential. Iba lang yung kay Inoue, medyo maliksi siya. Pero si Casimero, alam ko na sa bawat laban niya, marunong siyang ma-adjust. Pag natamaan ka sa suntok ni Casimero, sigurado basta masapul ka lang. Wag, mawawala talaga yung ano yung balance mo. Yun, sir. Okay. Salamat. Thank you very much. At magkakaroon tayo ng one-on-one session or one or two session sa Rocky. Pasensya na medyo napatagal ng konti, talagang napasarap ang kwentuhan natin. Unahin na natin si Shokurama. Shokurama, handa ka na ba sa one-on-one mo? Sige lang. Go. Okay. Adlib tayo. One or two, ha? Sige, exit ko muna sina Pinoy Boxing at saka si Filipino Brothers, and take it away, paring Shock. Ayun, kay Jonas Sultan muna, ito intriguing question. Ano yung suntok ni Casimero na talagang nakasakit sa iyo? Hook ba? Uppercut? Uppercut niya, sir. Oh. Uppercut. Nasa pula ko, uppercut. Oh, yun din yung ginamit niya ngayon sa panapos dito kay Doc Mike, no? Yung uppercut niya talaga yung talagang yumanig doon. Eh, ikaw ba, Jonas, nasaktan mo ba talaga si sa palagay mo, ikaw sa sarili mo? Nasaktan mo ba si Casimero nung laban niyo? Talaga nakakita ka ba na ininda niya rin ba yung suntok mo? Sa laban namin, sir, hindi ko masabi na nasasaktan ko siya, kaso pero nahirapan siya sa akin kasi yung laban namin, sabihin ko rin na yung laban namin, actually may injury ako sa kanabalikat ko doon kaya hindi ko suntok ko. So yung nagpapanalo sa akin, yung points lang talaga kasi dapat
gusto nila i-atras yung laban kasi may injury. Kaso talagang tinuloy ko yung laban. So, feeling ko, hindi siya masyadong nasaktan sa mga suntok ko, pero nahirapan siya sa akin. Yun ang sabi ko. So, bale, ang talagang ginawa mo doon, since may injury ka, is pinuntusan mo na lang talaga para makuha mo yung panalo. So, kay Sir Rocky naman, Sir Rocky, question ko lang dito, gusto ko lang, next year, yung plan mo is magkaroon ng laban si Jonas Sultan outside the country, di ba po? Yes. Tama po. So, ano yung steps na ginagawa nyo right now? Nandito pa lang siya, no? Pinag-start nyo na ba siya ng training or financial support pa lang yung ibinigay nyo? Or pinadalhan nyo na ba siya ng mga, let's say, mga gamit niya para makapagsimula na siya for his conditioning kahit nandito pa siya sa Pilipinas? Actually, I think nag-i-start na based dun sa pag-uusap namin a few months ago, nag-i-start na magpapakondition si Jonas. May nag-handle na rin for his yung mga kailangan niyang gamit. Inaayos na rin yun. We have a point person on that. At the same time, yun sa financial side niya naman is allocated monthly allowance for him. At the same time, namo-monitor namin siya kung ano yung mga other pa niyang mga pangangailangan. At the same time, we're finalizing para dun sa trainer niya. Okay. When it comes to the fight naman, yun, interesado kami to fight internationally for him, not only in the US, but there are also talks for him to fight in Mexico. At the same time, yung local, hindi namin tinatanggal yung possibility. If we're given opportunity, why not? It's the best place for him to show what he can do. Oo, kung ano kaya niyang gawin. And for sure, bakbakan yan pag lumaban yung bata na yan. Especially if makuha mo yung Mexican coach kasi ma-adapt niya yung Mexican style ng boxing, yung talagang bakbakan pag sa ibabaw ng ring. Ang nakaganda lang kasi, sir, to add on that, hindi kami nahirapan sa pag-uusap namin with Mexico kasi kung alam nyo, dito sa Pilipinas, Sambuanga and Mexico has this dialect is Spanish. Yeah. So Chabacan, yung Chabacano, it's easy. The negotiation is on works. But at the same time, besides the Mexican coach that we're trying to get for him, yung part ng team naman are Filipinos. Ah, okay. So Mexican coach lang, and then all of them Filipino. Hindi nawala sa tabi natin because it's still good for the boxer. Okay, thank you. Balik ako kay Jonas. Jonas, since ikaw yung parang pinaka-prize fighter talaga, no, top fighter ngayon ng ZZK Promotions, do you feel any pressure? Kasi ikaw talaga yung una magre-represent sa kanila na ito yung promotions na to. Kasi ikaw yung magdadala ng pangalan na yan abroad, di ba? So, since ikaw yung parang pinaka talagang pangdiin nila na fighter, nape-pressure ka ba sa performance na ipapakita mo the next fight or wala kang pressure sa ganyan? Para sa akin, sir, para sa kanila, hindi naman ako nape-pressure kasi positive naman yung mindset ko na sa lahat ng laban magbibigay ako ng magandang laban tapos agresibo yung mga panalo, magiging panalo ko, sir. Hindi ako nape-pressure kasi dati pa naman ako, kahit sa ala ko, hindi ako nape-pressure. Nape-pressure lang yung sinasabihan ka sa anong gusto mong gawin sa training. Yung parang, so yun. Pero okay. Okay, since nasasabi mo kanina na, yun na, parang nagbago na yung mindset mo, ano yung mga ginawa mong hakbang? Para mabago yung sarili mo, yung Jonas Sultan siguro 5 years ago and Jonas Sultan right now na talagang looking forward to his goals. Ano yung mga binago mo dun? Ano yung binago mo personally? Let's say, iniwasan mo bang manood ng mga negative na balita, mga ganun, or nagbasa ka ba ng mga libro, or talagang nag-mindset ka lang? Para sa akin, sir, yung nagbago sa akin, yung mindset ko, sir, na sa lahat ng laban, sa darating ng mga laban, talagang positive lang yung mindset mo. Tapos, kailangan ang training mo,
at mga condition mo sa katawan mo, kailangan naka-intact yan, kailangan walang kulang, kailangan disiplina ka sa iyong sarili. At sa laking tulong din ng Z Kings promotion, sila yung nagbigay din sa akin ng parang gusto kong lumaban at saka maging isang world champion, kasi parang gusto ko rin na sila din, kasi na gustuhan ko nilang nagustuhan ko yung offer nila, tapos yung pagsabi nila sa akin ng susuportahan nila ako. So malaking tulong yun para sa akin sa mindset ko. Since na sabi mo kanina na parang natulungan ka talaga ng Z Kings promotion about parang alam mo baguhin yung mindset mo to reach your goals, nawala ba yung yung pangarap mo itong mga nakaraang taon na maging world champion dahil dun sa ewan ko lang kung may mga naging problema ka in the past, nawala ba yung gana mo na maging world champ? Kasi sabi mo kanina na parang nabuhayan ka ulit, no? Nung inoferan ka nitong bagong promoter mo. Tapos nakita mo yung mga plano nila sa'yo. Pero dati ba, dahil sa'yo mo, nabuhayan ka. So, ibig sabihin, medyo bumaba yung bumaba yung moral mo noon ng mga nakaraang laban mo. Pero sa akin, totally na baba talaga. Yung, yung kailangan, sa isang boxer, kailangan mo talaga ng isang malaking suporta na talagang gagawin yung para kang pamilya lang para Nawala si Jonas. Hello? Nawala, no? So, ayan, kay Sir na lang, kay Sir Rocky. Yes, sir. I'm happy, no, na based sa mga sinasabi ni Jonas is parang todo suporta kayo sa kanya and nararamdaman niya yung parang pamilya yung turing niyo sa kanya. So that's a very good boost sa kanya, no, as a boxer, na maramdaman niya na may sumusuporta sa kanya. And ayun nga. Yun lang. Okay. Actually, nakita din namin kasi sa kanya na pursigido siya. He wants to come back. He wants to come back strong. Isa din sa tinitignan ng ZZ Kings International sa pagkuha ng mga boxers is attitude. Wala tayong magiging problema, hindi sakit sa ulo. Yun yung isa sa mga tinitignan natin. Okay. So kanina, Jonas, naputol ka, no? May sasabihin ka pa ba? Kasi naputol ka kanina, eh. Nasaan na ba tayo? Yun lang po. Yung gusto ko talagang maging world champion. Yan na po yung naka-mindset sa akin na may natalo ko ng mga dating world champion. Bakit hindi ko kayang maging world champion? Natalo ko naman sila. So, naging positive na yung mindset ko. Kasi nakita ko rin si Casimiro, yung pagkatalo niya, mas matindi yung balik niya sa yung pagtitip ng yung mga panalo niya. Gusto ko rin yung gawin yun. Okay, so yun lamang, no? Para makapagtanong rin yung ibang members natin sa BCCP, salamat sa inyong dalawa, Sir Rocky Chan and Jonas. Yes, Sir Pao, go ahead. Okay, alright. Napasarap na naman ang kwentuhan. POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.